Dark Shadows. Leo, anong oras ka na naman uuwi, ha? Bobby, mag-o-overtime ako ngayon para malaki ang makuha ko sa katapusan. Ang sabihin mo, may babae ka. Kaya palagi ka nalang late umuwi. Ano ba naman yan, Bobby? Palagi na lang ba tayong ganito, ha? Duda ka ng duday. Sabi ko na sa'yo eh, wala akong babae. Bakit hindi mo ako magawang paniwalaan? Talagang hindi ako maniniwala. Dahil pare-pareho lang kayong mga sinungaling. Katulad ka rin ang asawa ng ibang kaibigan ko, mga manluloko! Dark Shadows, ako po si Nicola, isang public teacher. Kagaya ng iba, meron din akong kwentong nais ibahagi. Katunayan ay nadaanan ko lang sa YouTube feed ko ang channel mo. Kaya naman naisipan kong magbahagi ng aking kwento. Pero ang kasaysayang ito ay hindi talaga direkta sa akin, kundi sa aking pinsan na si Leo at sa asawa nitong si Bobby. Mabait na asawa si Leo. Nagtatrabaho ang pinsan ko bilang isang lead man sa isang construction company. Pero ang asawa nitong si Bobby ay sobrang silosa. Umabot nga sa puntong umalis ito sa trabaho bilang isang teller sa bangko para lamang bantayan ang pinsan kong si Leo. Uuwi ka na, Leo? Ang aga pa. Kailangan ko nang umuwi, pinsan eh. Alam mo naman si Bobby, magagalit na naman yun pag late akong umuwi. Hay naku, yung asawa mo. Para namang palaging ginugulangan. Walang tiwala sa'yo, narito ka lang naman sa bahay. O siya, dalhan mo na lang ang mga pamangkin ko nitong spaghetti. Sabihin mo rin dyan kay Bobby, bawas-bawasan ka mo ang pagiging silosa at hindi nakakabuti sa pagsasama yan. Ilang ulit ko na rin pinagsabihan eh, pero ayaw makinig. Iniintindi ko na lang dahil sa family background niya. Alam naman natin na iniwan sila ng tatay nila upang ipagpalit sa ibang babae. Ay naku, minsan nga yan na lang din ang iniisip namin. Kahit sobra na, ay iniintindi na lang. Siya sige na at baka mag-away na naman kayo. O sige Nicola, maraming salamat dito sa pagkain at merienda ha. Una na ako. Sinasaktan ng anak natin. Aret, anak. Pumasok ka muna sa silid mo, ha? Opo, papa. Mabuti naman at isipan mo pang umuwi. Alam mo ba kung anong oras na? Alas 7 na, Leo! Bobby, galing ako sa bahay ng pinsan ko. Kay Nicola ba talaga? O kay Noemi? Diyos ko naman, Bobby. Ikakasal na yung tao sa makalaway. Pwede ba? Tigilan mo na ako sa kakaparatang mo na may relasyon kami ni Noemi. At bakit wala ba? Kitang-kita ko, Leo. Kaangkas mo siya sa motor mo! Kaangkas ko siya sa motor dahil hindi siya masusundo ng fiancé niya. Papuntang simbahan. Dahil nagka-aberya ang sasakyan nila. Puro ka kasi duda eh. Wala ka namang basis. Walang basis? Hindi ko kailangan nun. Nakita ko na ang nakita ko. Hindi mo na kailangan pang mag-excuse. Ngayon, sabihin mo yan sa Noemi na yan na humanda siya sa akin kapag nakita ko siya dahil kakalbuhin ko talaga siya! Tama na! Tama na! Tama na!
Sobra ka na! Wala ka nang pinapalampas na kahit ano, Bobby! Alam mo ba, tayo na lang ang usap-usapan ng mga kapitbahay natin. Alam mo bang palagi na binubuli si Arlie sa school dahil sa palagi nating pag-aaway? Pati ang bata apektado na, Bobby! Maawa ka naman! Wala nang basihan yung pagsiselos mo! Iiwan mo na ba ako? Sawa ka na ba sa akin? Hindi mo na ba ako kayang pakisamahin, Leo? Alam mo naman yung nakaraan ko, di ba? Hindi ko kaya kapag iniwan mo ako, Leo. Bobby! Hindi kita iiwan. Nangako ako sa harap ng Diyos na sa hirap at ginawa, sasamahan kita. Kaya nga kahit hirap na hirap na ako eh, pilit kitang iniintindi. Hindi ba? Mahal na mahal kita, Leo. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Pipilitin ko magbago. Please, bear with me. Andito na ako palagi. Hindi kita iiwan. Leo. Pangako. Dark Shadows, palaging ganun ang eksena sa bahay ng pinsan ko. According to their neighbors, walang araw na hindi nag-aaway sina Bobby at Leo. Awang-awa ako sa pinsan ko. Subalit, ang palagi niyang sinasabi ay mahal niya si Bobby at ayaw niyang magaya ang anak niya sa nakaraan ni Bobby na lumaking walang ama. Kaya kahit hirap siya sa pag-uugali ni Bobby, ay pilit niya itong tinitiis hanggang isang araw. Hindi na dumalaw sa amin si Leo. Oh, Bobby! Ikaw pala! Napadalaw ka yata. Teka, ikaw lang mag-isa? Nasaan si Leo at Arlette? Nicola! Teka, Bobby! Anong nangyayari? Umiiyak ka ba? Halika nga muna rito. Pasok ka dito, tayo mag-usap. Salamat, Nicola. Maupo ka muna. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak at nasaan ang mag-ama mo? Kasi, nagising ako kanina. Inahanap ko sila pero hindi ko sila makita. Hanggang sa pumasok ako sa silid ni Arlette. Pagbukas ko ng cabinet niya. Nicola! Anong nangyari? Anong nasa cabinet? Wala na dun yung mga gamit ng anak ko, Nicola. Takot na takot ako nang tingnan ko rin ang lagayan ng damit ni Leo. Wala na dun yung kanyang mga damit. Nicola, Nicola, iniwan ako ng mag-ama ko. Bobby, napaka-imposible naman yata na umalis sila bigla. Hindi magagawa ni Leo yun. Mahal na mahal ka niya. Kayo na mga anak mo. Pero umalis na sila. Wala na sila. Hindi ko na iniwan nila ako. Paano na ako ngayon, Nicola? Hindi ko kaya. Wala sila. Hindi ko kaya. Hahanapin natin si Bobby. Kung totoo man na umalis sila, hahanapin natin. Tutulungan ka namin. Maraming salamat, Nicola. Maraming salamat. Hindi na rin ako makapaniwala, Dark Shadows. Ang pinsan ko na mahal na mahal ang kanyang pamilya ay bigla na lamang naglaho kasama ang kanyang anak. Aligaga kaming lahat sa paghahanap kay Leo. Samantalang si Bobby naman ay palaging tuliro at umiiyak. Awang-awa kami sa kanyang kalagayan. Iniwan siya ng kanyang asawa at anak kahit pa hindi naging maganda ang pagsasama nila ng pinsan ko. Dadaanan ko ang bahay ni Leo kanina. Abay, nagpaparenovate yata ng bahay si Bobby. Ha? Parang hindi naman kailangan ng renovation ng bahay nila. Maganda at bago pa naman yun.
Ayun nga rin ang ipinagtataka ko. Ilang buwan pa lang wala si Leo pero ang dami ng pinabago ni Bobby sa bahay nila. Parang nawala sa isipan niyang nawawala ang kanyang mag-ama. Hindi naman siguro, ma. Baka yan lang yung coping mechanism ni Bobby sa mga nangyayari. Ang maglustay ng pera? Ewan ko, Nicola. Hindi ako kumbinsido. Kartolina at chok. Ano pa ba ang kailangan ko bilhin? Ha? Teka, tama ba itong nakikita ko? Si Bobby? Namimili ng napakaraming pintura? Akala ko ba tapos na pinturahan yung bahay nila? Sandali nga at malapitan. Bobby! Nicola, nandito ka pala. Oo, nakita kasi kita kaya naisipan ko na lapitan ka. Namimili ako ng gamit sa school. Ang dami naman yata ng pintura na binili mo. Gusto ko kasing palitan ng pintura ng bahay. Wala ka pa rin bang balita kay Leo at Arlet? Wala pa rin, Nicola. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na babalik sa akin ang mag-ama ko. Kami rin, Bobby. Alam ko babalikan ka ng pinsan ko. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako eh. Siguro nga hindi na talaga ako nagawang pagtiisan pa ni Leo. Dahil sobrang silos ako. Kaya iniwan niya ako. Huwag nga mag-isip ng ganyan. Ang buti pa, magkape tayo. Tutal, maaga pa naman. Sige, pasensya ka na sa akin ha. At maraming salamat din. Dahil palagi kayong naririyan na pamilya ni Leo. Hindi niyo ako pinapabayaan. Sino-sino pa ba naman ang magtutulungan, kundi tayo rin lang naman, di ba? Dark Shadows, lumipas pa ang ilang mga buwan na hindi na natagpuan ang pinsan ko at ang pamangkin ko. Si Bobby naman ay palagi na lamang umiiyak. Sa tuwing nakikita namin ay awang-awa kami sa kanya, lalo na at nakikita namin ang pangangayayat ng kanyang katawan dahil sa kanyang pinagdaraanan. Sino ba naman itong tumatawag? Nakakainis. Hello? Nicola, bakit napatawag ka? Naisip ko lang kasi, since birthday ngayon ni Leo, pwede ka pumunta dito sa bahay para makapagluto tayo ng kahit pansit man lang para sa kaarawan niya. Huwag na, Nicola. Mas lalo lang ako malulungkot. Sigurado ka ba? Gusto mo ba puntahan kita? Huwag na. Okay lang ako dito. Maraming salamat sa tawag mo. Sobrang na-appreciate ko. Oo naman. Maraming salamat. Bye, Nicola. Bye, Bobby. Ay, buti naman at ibinaba na. Nakakainis. Istorbo. Oo nga pala. Yung birthday cake, kukunin ko si Ref. Tapos, pupuntahan ko sila. Manaman, huwag kang ganyan. At bakit hindi? Abay, Nicola, halos anim na buwan ang nawawala si Leo at Arlet. Hanggang ngayon, wala pa rin balita kung anong nangyari sa kanila. Kung umalis ba talaga sila at ang ibang bayan. Ang sabi ng mga kapitbahay at ng mga tao, ma, hindi malayo na umalis si Leo at isinama niya si Arlet. Dahil madalas ang pag-aaway nila ni Bobby.
At palagi rin daw sinasaktan ni Bobby si Arlette. Hindi kaya. Ay nako, ewan ko. Walang ibang magmamalasakit sa pinsan at pamangkin mo, Nicola. Dahil tayo na lang ang natitira niyang kamag-anak. Wala na sina ate at kuya. Huwag tayo mawala ng pag-asa, Mama. Mahahanap din natin sila. Birthday sa'yo. Ano? Masaya ka na ba sa kinaroroonan mo ngayon? Oh, huwag mo akong tingnan ng ganyan. At ikaw naman, Arlette, huwag mo nang subukang kumawala dahil hindi ka makakaalis dyan. Alam niyo ba, halos mabaliw sila sa kakahanap sa inyo. Ang hindi nila alam, narito lang kayo sa basement ng bahay. Ay, minsan nga nakakapagod ng magpanggap eh. Pero titiisin ko na lang para naman masaya. Hindi pa ako tapos sa larong taguan eh. O siya, kakantahan na lang kita ng happy birthday song, mahal kong asawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, blow your candles na. Clap your hands. O anak, clap your hands. Matutulog ka na, Nicola? Abay, maaga pa. Sabado naman bukas. Napagod ako sa kakagawa ng paperwork at lesson plan. Hindi na muna ako sasabay sa hapunan, Ma. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Pupunta muna ako sa tindahan para bumili ng sangkap. Abay, nakalimutan ni Melo na bumili kanina. Ikaw po bahala, Ma. Ingat sa daan, medyo dim light na yung ilaw ng poste malapit sa tindahan. O siya, sige. Aalis na muna ako. Ay nako, ihihiga ko muna ang likod ko sa malambot na kama. Tita, Tita Nicola, tulungan niyo kami. Teka, may bata akong naririnig na umiiyak. Tita, tulungan mo kami. Arlette, ikaw ba talaga yan? Ang tagal namin kayong hinanap. Nasaan ang papa mo? Saan kayo galing? Anong nangyari sa inyo? Nicola, tulungan mo kami. Kailangan namin ng tulong ng anak ko. Hindi kami makaalis. Hirap na kami. Anong ibig mong sabihin, Leo? Napakatagal namin kayong hinahanap. Saan kayo nagpunta? Teka sandali, bakit kayo lumalayo? Arlette! Leo! Bakit yan yan ang itsura mo? Bakit ka na, Agnes? Ganon din si Leo? Hindi! Hindi! Nicola! Anak! Gising! Nicola! Mama? Binabangungot ka. Melo, ikuha mo ang ate mo ng tubig. Bilisan mo! Melo! Ay, naku, talagang bata ka. Nasaan ka na naman ba? Mama! Napanaginip ako si Leo at Arlette. Mama, humingi sila ng tulong. Ano? Anong ibig sabihin ng panaginip ko, Mama? Bakit sila humihingi ng tulong sa panaginip ko? Dark Shadows, tuliro ako ng mga oras na yon.
Yun ang unang beses na dinalaw ako sa panaginip ng aking pinsang si Leo. Maging si Mama, hindi alam kung anong ibig sabihin ng aking panaginip. Samantala, kinabukasan, dumating ang isang tiyahing nakatira sa bayan. Ibinalita niya sa amin na nagtungo si Bobby sa PAO upang isangguni kung paanong maililipat sa pangalan niya. Ang mga ari-ariang yun ay pamana sa kanya nila Tito at Tita bago sila ikasal ni Bobby. Ganun na lamang ang gulat namin ng Mama. Kaya sa nagugulang isip ay nagtungo kami sa pulis upang sabihin ang mga bagay na sinabi sa akin ng aking tiyahin. Kailangan manmana ng mga pulis ang kilos ni Bobby. Red flag ang naging kilos niya, Mama. Bakit sa halip na tumulong siya sa paghahanap, bakit mas inuuna niya pa itanong kung papaano mapupunta sa kanya ang mga ari-ari ni Leo? Eh, yun nga rin ang ipinagtataka ko. Ang sabi niya, naglayas ang asawa at ang anak niya dahil palagi silang nag-aaway. Eh bakit nakarating sa paglilipat ng pangalan niya ang mga ari-arian? Ma, sandalit, may tumatawag, sasagutin ko lang. Hello? Sir? Ah, yes po. Narito po kami sa bahay. Ha? Ano po? Sige ho, papunta na kami dyan. Ma! Oy, bakit? Ano nangyari? Ma, si Leo at Arlet. Ma, nakita na, Ma. Saan daw? Umuwi na ba sila? Ma, hindi po. Yung tagalinis ng bahay nila Leo, Ma. Yung pinaalis ni Bobby. Pumuslit siya sa bahay nila Leo, Ma. Dahil may naiwan siyang gamit sa basement ng bahay, Ma. Nandun yung mag-ama. Nakasilid sa freezer. Chop-chop yung katawan. Ayon sa mga pulis, nalaman nila na nagsumbong sa kanila yung dating tagalinis, Ma. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ang pamangkin ko! Mama! Melo! Tulong! Si Mama! Nahimatay siya! Basag na halos lahat na gamit natin sa ginagawa mo! Tama na! Hindi pa ako tapos! Babasagin ko ang lahat ng gamit dito sa bahay hanggat gusto ko! Ito pa! Akala ko si Noemi lang! Bakit meron na namang Bea? Tama na sabi! Wala akong ginagawang masama! Anak ng boss ko si Ma'am Bea! Hindi ka kami nag-uusap eh! At isa pa, hindi pumupunta sa site si Ma'am Bea. Isang beses lang at walang connection yun sa akin o kahit kaninong empleyado sa site. Sinungaling ka! Manluloko ka! Manluloko ka! Ma! Papa, tama na po! Arlet, anak, pumasok ka sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Ano, Leo? Mas pipiliin mo ba ang babae mo kaysa sa akin na asawa mo, ha? Ha? Ilang ulit ko na ba sinabi sa'yo na wala akong babae? Pero dahil yan ang palagi mong sinasabi, sige, paniwalaan mo! Paniwalaan mo ang kakitira ng utak mo! Pagod na ako, Bobby! Hindi ko na kayang ugali mo! Aalis na ako sa bahay na to at isasama ko ang anak natin! Total, wala ka namang amor sa kanya! Aalis ka? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Leo! Hindi ka maaaring umalis! Hindi mo ko maaaring iwan! Pagod na ako, Bobby! Mahal kita! Pero pagod na akong unawain ka! Kaya aalis na ako! Hindi ka maaaring umalis ng ganun-ganun na lang! Kaya itong bagay sa'yo!
May itinuro ka sa ligo. Anong... Leo, Leo, ang itinuro ko sa'yo ay may mataas na dosage ng heroin. Papatayin ka nito in instant. Hindi ako makahinga. Yes, yes, Leo. Hindi ka talaga makakahinga. Dahil yun nga ang main goal ko. Ang mamatay ka at ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala sa kanya. Papatayin ko rin siya para magkasama kayong dalawa. Huwag! Huwag! Huwag sana! Kaso nalaman ko kasi, nalaman ko sa kanya na ipapangalan mo sa kanyang lahat ng ari-arian na bigay sa'yo ng parents mo! Kaya kahit mawala ka, wala pa rin naman akong makukuha kung buhay si Arlette. Kaya papatayin ko siya para maging akin ang lahat ng pera mo at properties mo! Dahil iiwan mo na rin naman ako, katulad ka rin ng tatay ko na manluloko at ng nanay ko na mukhang pera. Ay, hindi. Mali ako. Mali ako. Ako pala, ako yung mukhang pera. Ma, ano po ginawa niyo kay Papa? Anak, come here. Mabuti naman at lumabas ka na sa lungga mo. Hindi mo na ako pahihirapang iligpit ka. Hindi, Mama, wag po. Ihuhulog kita sa mataas na hukta na to. Ngayon, wala nang sagabal sa lahat ng plano ko. Ang tanging gagawin ko na lang ay maging biktima, playing victim. Kaluluwang babaeng yun! Hinahabol na siya ng mga pulis ngayon, Ma. Dahil nakutuban niyang may nakatuklas ng tinatago niyang krimen. Napakasama niya! Hayop! Paano niya nagawa yun sa mag-ama niya? Dahil sa pera, Mama. Matagal niya na palang planado ang lahat. Sinakyan niya lang lahat ng pangyayari. Pinalabas niya na isa siyang silosang asawa. Upang mapaniwala tayong lahat na lumayas si Leo at Arlette. Pero ang totoo, nagpapanggap lamang siya, Mama. Hindi totoong nagsiselo siya dahil wala namang babae si Leo. Gusto niya lang na yun nang tumatak sa isip ng mga tao. Awang-awa pa naman ako sa kanya. Tapos malalaman ko lang, siya pala ang may gawa ng karumal-dumal na sinapit ng kanyang mag-ama. Ngayon pa na nakuha ko ng lahat ng pera ni Leo? Never! Oh, ha? Taka, bakit hindi gumagana ang brake ng manibela? Eh, hindi ko may galaw! Ano ba nangyayari? Hindi ka makakatakas! Leo! Ano? Bakit ka narito? Patay ka na! Pinatay na kita! Hindi ko may galaw ang manibela! Hawak mo, manibela! Hindi mo matatakasan ang ginawa mo sa amin ng anak mo! Leo! Magbabayad ka! Bitiwan mo ang manibela! Kakabigin ko ito pa kaliwa! Hindi!
May makakasalubong akong drak! Mama! Hindi! Sasama ka na sa amin! Hindi ka makakatakas, Mama! Hindi! Sasama ka na! Mababangga ako! Hindi! Ah! Dark Shadows. Matagal na panahon na ang nakalilipas nang mangyari ang trahedya na yon sa aming pamilya. Pero naiiyak pa rin ako sa tuwing sumasagi ito sa aking isipan dahil sa pera. At matinding paghahangad ay nagawang patayin ni Bobby ang dalawang taong sana'y tunay niyang naging yaman kung hindi siya nagpasilaw sa kinang ng salapi. Maraming salamat po, Dark Shadows.